friends, Lily Bethong, South Korea, Han salut friends, Merry Christmas and Happy New Year in advance. Friends, ano, malapit na New Year friends, malapit na 2020, my God. December 24, 2019, mamayang gabi friends, Christmas Eve na. Merry Christmas po sa inyong lahat mula dito sa South Korea. Han salut, Lily Bethong, babati lang ako friends. Oo, kasi uwi na kami maya. Ano ba yung sounds na yun? Oo, friends. Sobrang busy ang life, friends. Sobra, grabe. Ano mo? Merry Christmas, friends, ha? Kita ko sa iyo yung nagawa namin, friends. Gagawa pa kami ngayong ano. Pagkatapos nito, meron kaming winter camp. Oo, friends. Mga almost 2 weeks yun. Bati na naman ulit tayo pag nag-winter. Winter yun. Ano yun eh? Winter camp, maraming ice, snow. At saka doon sa ano, doon sa friends ko doon sa YouTube, may nag-request sa akin. Nagtatanong, ano ba doon kaibahan ng South Korea at saka Philippines? Gusto mong malaman kung anong kaibahan? Ito. Sinulat ko dito. Kunti lang. Kunti lang, friends. Ang kaibahan ng South Korea at saka Philippines, ang South Korea, walang Pasko. Hindi sila nagsiselebrate ng Pasko. Kami lang, mga Pinay, nagsiselebrate. Oo. Kaya kayong mga Korean citizen, adapt din pag may time. Para tipid. Friends, nakahilik lang yan sila pag Pasko. Yung mga Korean, wala yan silang pakialam dyan. Yun ang kaibahan ng Korea at saka Philippines. Ano pa? Dito sa South Korea, walang bigay. Alam mo yun? Walang bigay. Ang abuloy may libro. Halimbawa, namatay yung kamag-anak ng kaibigan mo. Tapos yung kaibigan nila pupunta doon, magbibigay ng sobre. May pangalan po yun. May libro, ililista sa libro. Pag yun namang kaibigan niya namatayan, ibabalik yun kung magkano yung binigay niya nung namatayan. Ganun. Yun ang kaibahan ng Pilipinas at saka South Korea. Sa Pinas, pag nagbigay ka sa abuloy, tiway na lahat. Pag may nangutang, tiway pa nga eh. Pag Pasko, magbigay ka ng regalo, tiway pa rin. Ilista mo sa tubig. Wala nang babalik sa'yo. Dito hindi. Kahit abuloy, ipibigay mo yan sa kanila. Oo, friends. Ano pa? Ni-request lang sa akin to eh. Marahilun silang kimchi. Masarap ang kimchi. Yun, masarap ang kimchi sa kanila, no? Sinong hindi nakakain ng kimchi dyan sa Philippines? Tikman nyo, ang sarap-sarap nun. I-search nyo sa Google. How to make kimchi. Yun, mag-try kayo. Ang sarap-sarap nun. Ganun. Mga kaibahan. Kasi yun, gusto niyang gumawa daw ng video ng kanon eh. Kaibahan ng South Korea at Philippines. Ano pa? Ang lalaki king. Umutusan ang lalaki sa bahay. Nakaupo lang yan. Parang king. Yun. Iser mo siya parang king. Pero pag galit-galit kayo, aray king. Ganun. Kasi daw nung unang panahon, dito sa South Korea, ang lalaki, langit. Ang babae, lupa. Ang lalaki kumakain sa sala, ang babae kumakain doon sa sulok-sulok sa may kusina. Ganon. Ganon daw yung tradisyon nila noong araw. Tapos, ano pa? Weather friends, of course. Yung weather nila, mayroon silang winter. Mayroon silang snow. Kaya ang mga suot namin, suprang kapal. Ang dami-dami namin suot. Kasi malamig. Nangagagat siya talaga, friends. Hindi makaya pagdating sa labas. Kailangan mong magsombrero kasi yung anit mo kinakagat. Tapos masarap maglaro sa snow. Pag winter, punta ka doon sa snow resorts. Magpadidit ka doon. Alam mo yung padidit? Mula doon sa bundok. Magsakay ka ng parang salbabida. Salbabida nga? Salbabida ba tawag doon? Oo, sasakay ka doon. Tapos may tali doon. Magganon-ganon siya doon. Oh. Tapos yung mga snow, magtasik-tasik ka sa mukha mo. Yung mga friends ko dyan sa Pinas na hindi pa nakaranas ng snow.
Pumunta kayo dito sa South Korea pag winter time, pag may snow na, para maranasan niyo kung gaano kasarap maglaro sa snow. Yun. Ano pa? Ano pang kaibahan? Kunti lang yung gagawin ko. To be continue lang ito ha, kasi yung time ko ba? Maiwan ako ng school bus. Uwi na kami. Yung kalabaw namin sa Pinas, friends. Farmers ang asaw, ang papa ko sa Pinas, ano? Dito sa Korea, farmers din yung pangasawa ko. Nilayasan ko yung tatay ko kasi ayokong mag-farm kasi masisira ang beauty ko. Sabi ko, hindi pang-farm ang beauty ko. Nung nag-asawa ako, pure farmer ang napangasawa ko. Kaya di ako nakatakas. History repeated, ano? Pero ang service namin noon, kalabaw at kabayo, balsa, alam mo, balsa. Yung inaano sa, yung sa likod ng kalabaw pa. Doon kami sasakay. Pero nakakatuwa yung friends. Doon sa Pinas, kalabaw dito, bulldozer na friends. Yun ang kaibahan ng farmer sa South Korea. At saka dito ang farmer, hindi ka mapapasma. Mm-mm. Dito sa South Korea, iba ang mga farmers. Dila dito. Meron na silang mga sariling machine. Sila na yung nagpa-process ng mga products nila. Yung mga farmer dito. Mostly pag farmers dito, no, may sariling bahay. Oo, may sarili silang mga bahay. May sarili silang mga property. Ganon. Pag farmers ko. Yun nga lang, mahirap mag-farm. Pag isipin mo mahirap, mahirap talaga. Kaya gawin mo na lang, isa puso mo na lang. Kasi mayroon kang freedom eh. Pag farmers ka, wala kang amo. Yun. Yun ang masarap sa farmers. Pag farmer ang asawa mo. Yun ang masarap sa farmer. Kasi wala silang masyadong... Siyempre, wala kang amo, wala kang stress. Tapos yung asawa mo, walang bisyo. Alak sigarilyo. Ibang nasa isip yun. Magyakap-yakap lang yun sa'yo. Araw-araw, gabi-gabi. Ganon. Ikaw mainis. Pag-busy ka. Ano pa? Ano pa? Ang bata, friends, bawal paduin dito sa Korea. Kasi mayroon silang law. Marunong na magsumbong yung bata. Pag pinalo ka sa bahay, magsumbong sila sa pulis. Kaya mag-ingat ka sa pagpalo ng bata. Mm-mm. Yun ang kaibahan. Iwan ko lang sa Pinas, meron na din niya tanglo ngayon eh. No? Na bawal paluin ang bata. Pero hindi pa rin maiwasan, meron pa rin mga napapalo. Ako noon, grabe talaga yung tatay ko, friends. Kulang na lang mamatay ako sa palo. Durug-durug yung mga buto namin noon. Uy, grabe. Kaya lumayas nga ako eh. Lumayas din yung kuya ko. Lumayas kami lahat. Kasi grabe. Alam mo yung ahas na pinapaka. Pag pinapalo ka talagang walang paglalawang isip ng tatay ko pagkalit. Pagkagat ng alasais, pagkagat ng dilim, pag wala ko pa sa bahay, ako talaga pagdating mo sa bahay, delikado ka, huwag ka nang umuwi, lumayas ka na diretso. Ganun! Ganun yung tatay ko katapang. Pero nagpapasalamat pa rin ako, no? Kahit ganun katapang ang tatay namin. Walang naligaw ng landas, walang napariwara sa mga anak niya. Sampo kami, pangalawa ako. Yun lang ang pinagpasalamat ko sa malakas mamalo na ama. Everything's happened for a reason pa rin, no? Yun. Kaya, pag pinalo ka, magpasalamat ka. Kasi di ka naligaw ng landas. Minamahal ka ng nanay, tatay mo. Yun. Huwag lang sumbra. Balik-balian ang buko. Nang buto. Yun. Alam mo, friends, yung tatay ko, kahit namamalo yun, pinapunta ko yun lang sa South Korea. Dalawang beses. Sakay ng aeroplano, tuwang-tuwa siya. Yung ano niya, yung visa niya, 5 years pa sana eh. Umuwi na, 2 years lang. Kasi nilalamig na siya sa Korea. Masaya siya. Sakay nanay ko, 2 years dito. Masaya sila, nakakain ng kimchi. Yung kapatid ko, 3 months lang. Umuwi na kasi na-miss yung kanyang darling na 17 years old. Nagpakasal na! Last year. Last year, 2018 no? Umuwi siya. Ngayon may anak na. Bilis, grabe. 27 lang yung kapatid ko. Nalaki, pinapunta ko dito. Umuwi na siya. Tapos ang bilis niya nagkaanak. Yun. Ayaw niya dito kasi ewan ko, nahuhumsik siya eh. Hindi siya sanay sa malayo sa pamilya, no? Ibang-iba kami sa kapatid kong lalaki. Iba. Kasi pang-siyam na yun siya eh. Namimiss daw niya si mama. Alam niya, bata-bata talaga. Alam mo, ako friends, grade 4 pa lang ako. Grade 4 pa lang ako, tumira ako dun sa
kapitbahay namin. Kasi dami ng mga NPA sa amin eh, no? Kwituhan na naman tayo, friends. Oh, biktima kami ng mga NPA. Umalis ka ako sa bahay namin. Itira ako dun sa bahay namin. Grade 4 pa lang ako, walang humsik-humsik. Hanggang nag-Manila ako ng 10 years, hanggang nag-Korea na ako, diretso na. Wala. Wala sa vocabulary ko yung ano, homesick. Wala talaga. Siguro malakas lang loob ko dahil sa sobrang hirap na dinanas ko. Ano? Kasi siyempre yung mga kapatid ko, medyo okay na yung buhay nila eh. Di katulad namin. Talagang grabe talaga. Sumulat nga ako dyan sa Facebook eh. Ang daming nalalait nung araw. Ang daming nalalait sa amin. Kasi nga, ibakwit lang kami doon. Ang bahay namin, barong-barong lang. Payag pa, payag kubo. Yung mga kapitbahay namin, nilo-lockdown kami. Kasi nga, yun lang ang buhay namin. Siyempre, ibakwit ka doon sa lugar nyo. Alam nga naman, gaganda-agad ang buhay mo, magtiis ka muna, no? E ngayon, naging teacher ni mga kapatid ko. Yung nalait sa amin, ano nangyayari? Ganun lang ang buhay, friends. Parang gulong ng palad pa. Umiikot. Umiikot parang gulong ng palad. Kaya yung nalalait sa amin, tinanong ko yung kapatid ko, kumusta na yung nalait sa akin, sa atin? Dahil nakatira tayo sa barong-barong, yung mga kapatid ko, malalaki na yung bahay nila. Lalo na yung kuya ko. Kasi nag-Amerika siya, no? Nauna pa yun sa akin. Nandun na naman siya. Pabalik-balik lang siya doon. Sa US. USA. Laki ng bahay niya. Malaki pa sa bahay ko. Malaki pa sa bahay ko sa South Korea. Second floor, ano? Bahay ng kuya ko sa Pinas. Laki ng lupa niya. May mga truck na siya. Dalawa yata yung truck niya. Kaya nang lockdown sa amin, talagang pinakita talaga ni Heavenly Father sa kanya. Ano yung nangyari sa buhay namin. Kaya if God is with you, who is against you, di ba? Ano ba yung sabi ko sa sulat ko? If you are lucky enough, the good God allow them to watch your success. Ganon! Lait pa more. Ganon lang yan, friends. Kaya pag nilalait ka, okay lang yan. Gawin mo silang inspiration. Thankful din ako no, sa mga nanalait sa akin. Kasi ginawa ko silang inspirasyon. Wala eh. Para lumaban sa buhay. Para bumangon. Kasi wala tayong laban ba? Kasi mahirap lang tayo. Kaya ang gagawin natin, magtiis, magtsaga lang talaga, friends. Yun. Mahaba na itong usapan natin ha. Ano pa? Ano pang kaibahan ng South Korea at saka Philippines? Bakit napunta doon yung topic ko? Napunta sa panlalait. Ano pang kaibahan? Siyempre, Korean language ang kaibahan. Salita. Yun talaga. Mahirap. Pag umpisa pa lang kayo, friends, no? Dito sa South Korea, bago pa lang kayo. Mukha kayong tanga. Kayo mag-asawa, mukha kayong tanga. Pero naniniwala ako, friends, sa ano? Alam mo yung, ano, tawag to? Yung heart-to-heart communication. Yun, naniniwala ako doon kasi tingin pa lang, maintindihan mo na yung asawa mo. Pero pag ibang tao nagsalita, hindi mo talaga maintindihan. Kahit magtumbling ka pa dyan, hindi mo maintindihan. Pero pag asawa mo magsalita, isang tingin pa lang, alam mo na. Yun ang power of love, friends. Ganun. Kasi sabi pa naman, may bisita kami ba nung bago pa lang ako dito sa Korea? Kasi mga asawa ko, yung asawa ko, ang dami niyang ano, kaibigin na punta sa bahay, nag-ihaw-ihaw. Ako, maiwan na yata ako na sa babas. Nag-ihaw-ihaw sila, friends. Tapos, ang sarap ng kwentuhan nila, di ko naman naintindihan talaga. Tapos, friends, may umutot ba naman? Grabe talaga. Nung may umutot, alakas-alakas, grabe talaga ang tawa ko, mamatay-matay ako tawa, friends. Pero nagtaka ako, friends, tumingin ako sa kanila kasi nakapalirong silang ganun, nakapalimbot silang ganun, circle. Wala talagang tumawa. Sa kanila pala, friends, ang utot, baliwala. Hindi sa kanila, ano, hindi bastos, parang hindi bastos. Ang bastos sa kanila, friends, yung pag kumain kayo, no, halimbawa kumain kayo sa restaurant, tapos meron dyan toothpick, tapos nagtototpick ka sa harap, bawal yun. Ganunin mo siya, magtalikod ka ng ganun, tapos doon ka magtootpick, ganun. Huwag mong ipapakita sa kanila na ganun-ganun ka sa harap nila, magagalit sila, itikit daw yun. Hindi ko alam yun dati. Nasaan ba ako nung wala tuloy ako?
Ayong Koreans pala na salita. Alala ko na. Kasi friends yung ano, yung kaibigan ng asawa ko, sabi niya, nung bago pa lang ako, manganak daw kami agad, sandungi. Sabi ko, ano ba yung sandungi? Mamatay ako, iisip ko ano yung sandungi. Tapos in-explain ng asawa ko. Sabi ng asawa ko, in-explain niya sa akin, nakatingin siya sa akin, no? Intindihan ko na. Baby daw, ganyan. One time, two. Hindi alam ko na lahat, agad. One time, two, sandungi pala yun. Ano pang kaibahan, friends? Walang yan, mahaba na to. Ang ganda ng school nila sa South Korea, friends. Ang ganda, as in, napakaganda. Dati yung school ko, friends, no grade 1, ako butas-butas pa. Ang upuan, wala pa siminto. Ano lang, lupa. Iwan ko lang ngayon, baka siminto lang. Oo. Dito, friends, napakaganda. Yung room ko, friends, apat, lima yung computer ng room ko. Dito may computer, dito rin may computer. Magsawa ka. Gamitin mo hanggat gusto mo. Ganun. Gusto mong palaruin mga bata, pwede. Oo. Ano pa? Ganda yung mayata ng buko ngayon, no? Virgin pa yung buko, friends. Hindi pa yung nakalaklaras na kulay-kulay. Hintay na natin siyang magkulay, mag-isa, no? Sinara ko kasi, parang madilim ba? Ano pa, friends? Dito sa South Korea, hindi ka na magwawalis. Magbabacuum ka na lang. O, diba? Sa Pinas, nagwawalis tayo, no? Pero sa mga mayayaman sa Pinas, may mga vacuum na rin sila. Pero lahat ng tinirahan ko sa Pinas na, teka lang, may mga vacuum ba sila? Wala akong maalala na may vacuum eh. Oo, wawalis talaga. Naglalampas. Marami akong tinirahan dati, friends, na ano. Puro ako working student nung araw. Ano pa? May CCTV dito sa South Korea. Left and right. Kaya huwag kang umihi dyan o umipot dyan sa tabi-tabi. May maya yung puwit mo nandun na sa TV. May CCTV, friends. Napaka high-tech ng South Korea. Kaya, yun lang muna ha. To be continue yung aking video ha. Yun lang muna yung may i-share ko sa ngayon. Basta, ang abuloy ibalik mo. Ang regalo ibalik mo rin yan. Dito sa South Korea, lahat ng bigay, ibabalik mo. Walang New Year, walang Pasko. Meron din silang New Year, pero iba yung, ano yun eh, Lunar New Year sa kanila. Nagsiselebrate sila doon, pero pag January 1, December 31st, wala. Wala yun sa kanila. Hilik lang yun sila doon. Nagbibigay din sila, no, ng mga regalo pag tsusok, yung Thanksgiving Day sa kanila. Pero yung mga regalo na yun, ibalik mo rin sa kanila. Parang nag-exchange gift lang kayo. Yun yung mga kaibahan. Okay? Sana mapanood mo ha yung nag-request sa akin. Wala na akong ano, yung nakasulat dito sa record ko, ano. Bago ako mag-end, friends, ito. Ito yung sinabi ko dati. Count your blessings, name them one by one. Itong tuldok, friends, ito lang yung problema mo. Count your blessings. Okay? Count your blessings! Count your blessings! Ito yung topic ko nung nakaraan eh. Matira matibay ha. Winners never quit. Quitters never win. Remember, the master was once a disaster. Leave it home, South Korea. Salute! Bye-bye! Merry Christmas! Mamayang gabi! Mamayang gabi, 24 na! Oh my God! Christmas Eve na, mamayang gabi. December 24, 2019. Kunti na lang, friends. 2020 na. Oh my God! Lula na tayo! Mamaya, friends, meron akong ano. Meron kaming party doon sa ibang church pa. Pupunta ako doon kasi sasayaw yung mga estudyante namin. Titingnan natin yung mga bata. Kaya pupunta ako doon. Ako, humaba yung ating mituhan, friends. Bye-bye, friends, ha. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Bye-bye. Wala na ako ibang sasabihin, eh. Basta, laban, matira, matibay. Winners never quit. Quitters never win. Remember, the master was once a disaster. Lilibit ako ng South Korea. Hansalot! Always remember, ano ba yan? The beginner is once a... Ano ba yan? Nakalimutan ko na eh. Nakuligo natin dito. Wala, friends. Nakalimutan ko. Basta. Tagalog nun, ano ba?
Lagi mong tandaan na ang mga successful na tao ay nag-umpisa sa pinaka mababang posisyon. The dreamer was once a beginner. Yung pala yun. Lilibet Hong, bye-bye! Sarange! Hazalu! South Korea! Malamig, friends. Alam mo, friends, sa labas na snowflakes siya talaga, friends. Yung mga snow, friends, nagiging ice na ganun-ganun, oh. Snowflakes. Alam mo yung snowflakes? Yun, oh. Yung ginawa namin ng mga bata. Ganun ang ano. Teka lang, ipakita ko sa inyo. Ganito yung ice sa labas, friends, oh. Ganito. Nagbiyak-biyak ang ice sa labas. Ganyan siya. Snowflakes siya talaga, no? Parang skyflakes. Okay, bye-bye. Wala na akong time. Alis na ako. Bye-bye. Mahaba yung usapan natin, no? Sarang eh. To be continue, friends. Mag-iisip pa ako kung ano yung mga kaibahan ng South Korea at saka Philippines. Kasi marami akong nakaligtaan. Kasi nagmamadali lang ako, friends. Kasi busy ako, friends. Bye-bye. Sarang eh. May party kami mamaya. Alas 6 daw yun. Ako, oh my God. Busy ako, friends. Bye-bye. Lilibit Hong, South Korea. Zalot. Aja. Fighting. Huwag kayong sumuko, friends, ha? Huwag kayong sumuko. Walang sukuan. Laban, matira ang matibay. Dito sa South Korea, walang stress. Wala na. Ano? Walang humsik. Di uso ang humsik sa amin. Kami matatagal na, friends, dito. Kami matatagal na dito. Dami ko palang jacket. Kami matatagal na dito, friends. Walang, hindi uso sa amin ang humsik. Humsik ka, uwi ka doon. Sa Pinas. 100,000 mo, isang click lang, ubus. Mas lalo humsik yun. Mas lalo ako magkakasakit doon, friends. Tagal-tagal mong kitain yung 100,000 pesos, ano? Pagdating doon, isang click lang, ubus na. Kaya, huwag ka nang umuwi. Para hindi ka mahumsik. Para hindi ka magkaroon ng ano? Stress sa pera. Ganun. Okay, friends, ha? Mahaba, ikutuhan natin, friends. Uwi na ako, friends. Bye-bye. Sarang he. Lilibid Hong. Bye-bye. Annyeong. Dito ako sa school, friends, oh. 9 years na ako dito, friends. Uy, ginoo ko. Tumanda na ako dito, friends. Ako lang pinakamatanda dito, friends. Yung loan nila, friends, rotation. 1 year, 2 years, 3 years lang. Pinakamatagal na yung 4 years. Ako, 9 years na. Hindi pa sila nagsawa sa mukha ko, friends. Kaya pagbigyan. My God. Grabe ka, Lilibit Hong. Hinarbis mo na lahat. Marami akong racket, friends. Akala mo lang. Kaya busy ako araw-araw, everyday in my life. Alas 7 ako umalis sa bahay. Tapos ako alas 4 dito. Hinarbis ko na lahat ang blessings dito. Papay, Lilibit Hong. Sarang eh. Namiss ko kayo, friends, eh.